aso, gabi-gabing tumatakas sa kanyang amo para gawin ang mahalaga niyang responsibilidad. Saan kaya nagpupunta ang aso gabi-gabi? At ano nga kaya ang mahalagang responsibilidad na ginagawa ng aso? Yo, what up guys? Arvin TV here. Ang mga aso ay nagbibigay ng unconditional love sa kanilang mga amo. Ang mga aso din ay merong kakayahang magpakita ng emosyon. At sila rin ang mga hayop na sobra kung magtiwala sa kanilang mga amo. Kaya madalas ay lagi silang attached sa mga itinuturing nilang pamilya. Kaya naman, malaki ang chance na malungkot sila ng sobra kapag malayo o mawalay sila sa pamilyang kanilang kinagisnan. Nakakalungkot lang din isipin minsan na may mga tao na mas pinipili silang iligaw kung saan-saan. Mabuti at merong iilan-ilan ng mga tao ang nag-aampun at nag-aalaga sa kanila para maibigay ang kanilang mga pangangailangan. Kaya naman sa video na ito ay tiyak akong maaantig kayo sa kwento ng isang aso na gabi-gabing tinatakasan ng kanyang amo para gawin ang isang mahalaga niyang responsibilidad bilang aso. Pero bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang sa ating munting channel ay inanyagahan kita na i-click ng subscribe button at sabayan mo na rin ang pagkalimbang ng kampana nang sa ganon ay ma-notify kita kapag may bago akong video na i-upload at subukan din nating paabuti ng 100 likes ang video na ito. Kung gusto mong malaman ang buong kwento, simulan na natin. San Carlos, Brazil. Payapang araw para sa may-ari ng isang junk shop na si Nelly Iviana Antonio. Bawat araw ay nakasanayan niya ng tumanggap ng mga scrap galing sa mga iba't ibang lugar para kanyang bilihin. Habang isang araw ay napansin niya ang isang aso na gutom na gutom at inabandon na sa kanyang junk shop. Dahil sa awa niya sa aso ay naisip niya na lang na ito'y ampunin at iuwi sa kanyang bahay. Nang inuwi na ni Nelly ang kawawang aso ay agad niya itong inasikaso. Binigyan niya ng maayos na tulugan at maayos na pagkain. Ipinaramdam niya rin sa aso ang tunay na pagmamahal ng isang amo. Makalipas ang ilang taon ay nagsilang ang aso ng mga 8 cute na mga tuta. Dahil siguro sa dami ng mga tuta ng kanyang aso ay hindi niya na ito mapagtuunan ng pansin. Kaya naman, naisipan niya na ipampun na lamang ang mga tuta na anak ng kanyang aso. Ilang araw pa ang lumipas ay may napapansin si Nelly sa kanyang alagang aso. Napapansin niyang nawawala ito tuwing gabi. Noong una hindi niya muna pinansin ang pagkawala ng kanyang aso. Naisip niya na nasagalaan lang ang aso kaya palagi itong nawawala tuwing gabi. Isang linggo na ang lumipas ay hindi na naging maganda ang kutob ni Nelly sa nangyayari sa kanyang alaga. Madalas na itong nawawala tuwing alas 8 ng gabi. At hating gabi na o kuminsan naman ay madaling araw na ito kung umuwi. Isang gabi pagka-uwi ni Nelly sa kanyang bahay, galing sa paghahanap buhay, ay inabangan niya ang kanyang aso. Inaantay niya ang alas 8. Tinitignan niya kung tatakas ba uli ang kanyang aso. At hindi siya nagkamali. Pagsapit ng alas 8 ng gabi, ay muling lumabas ang aso. Sa pagkakataon yun ay sinundan niya na ang aso niya. Para malaman niya kung saan nga ba talaga ito nagpupunta gabi-gabi. Matiyag ang sinundan ni Nelly ang kanyang alaga ng palihim. Matapos ang ilang oras sa pagsunod ni Nelly sa kanyang aso, ay napansin niyang huminto na sa paglalakad ng aso na animoy merong inaantay. Sa pagkakataon yun, bagamat pagod na si Nelly sa pagsunod sa kanyang aso, ay palihim pa din siyang nagtatago. Gusto niya kasing malaman ang totoong dahilan kung bakit gabi-gabing umaalis ang kanyang alaga. Makalipas ang ilang minutong paghihintay, ay napansin ni Nelly na merong lumapit na babae sa kanyang alaga. Ang babae ay merong daladalang plastik ng pagkain para sa aso. Pinagmasdan lang ito sa malayo ni Nelly. Napansin niyang binuksan ng babae ang plastik at ipinakain sa aso ang laman nitong pagkain. At segundo lang ang lumipas ay napansin niyang hindi inubos ng aso ang pagkain na sa loob ng plastik. At dahil hindi inubos ng aso ang pagkain ay kaagad naman itinali ng babae ang plastik. At pagkatapos niyang itali ay kinagat ng aso ang plastik at umalis palayo sa babae. Laking gulat ni Nelly sa kanyang mga nakita. At dahil sa nakakagulat na ginawa ng aso niya, ay napagpasyahan niyang lapitan ng babaeng nagbigay ng pagkain para tanungin kung bakit niya pinapakain ang aso niya at saan ito pumupunta. At pagkalapit niya sa babae, ay kaagad niya itong tinanong at nagkwento na nga ang babae kung bakit niya pinapakain ang aso ni Nelly. Nung pauwi daw siya sa kanyang bahay ay napansin niya ang aso na nangangalkal ng mga basura. Inakala niya na wala na itong may-ari. Kaya naman, sa ikalawa niyang pagdaan sa naturang lugar ay binibigyan niya ito ng tinapay hanggang sa nakasanayan na ng aso ang pagbibigay niya ng pagkain. Kaya naman, napagpasyahan na ng babae na tuluyan ang dalhan ng aso gabi-gabi na makakain. At dagdag pa ng babae noong unang pagbigay niya ng pagkain sa aso
ay napansin niya na hindi ito inuubos at kaagad itong tinatangay ng aso papalayo. Dahilan para magkalat ang pagkain sa daanan. Kaya naman, sa ikalawang gabi ay itinatali na ng babae ng maayos ang plastic pagkatapos kumain ng aso para maayos itong madala ng aso. Hindi makapaniwala si Neri sa mga sinasabi sa kanya ng babae. Isa na lang ang pinagtataka ni Nelly kung saan dinadala ng aso ang mga hindi nito inuubos na pagkain sa loob ng 3 taon. Kaya naman, kinabukasan ay sinundan niya muli ang aso at ganun ulit ng eksena. Papakainin ulit ng babae ang aso at kakain lang ng konti ang aso at hindi niya na ito uubusin. At itatali ng babae ang plastic at kakagatin naman ang aso at aalis. Sa pagkakataong yun ay maagap niya sinundan ang aso ng palihim. Napansin niya na napakadelikado ng ginagawa ng kanyang aso dahil napakalayo ng nilalakad nito. Tumatawid ang aso sa ilang mga kalsada kung saan napakabibilis ng mga sasakyan. Mamaya-maya lang habang sinusundan pa rin ni Nelly ang aso niya ay kagat-kagat pa rin ng aso ang plastic ng pagkain. At matapos ang mahabang oras sa paglalakad ay napansin ni Neri na pumunta ang aso niya sa kanyang junk shop. Hindi makapaniwala si Nelly sa mga nakita niya. Pagkarating ng kanyang aso sa junk shop niya ay isa-isang nagsilabasan ang mga iba't ibang uri ng hayop para pagsalusaluhan ang dinadalang pagkain ng kanyang aso. Lumabas ang 2 aso, mga manok at mga pusa na kasalukuyan nakatira sa junk shop ni Nelly. Nang nasaksihan ni Nelly ang kaganapan na yon ay tumulo ang luha niya at doon niya na naunawaan na pinapakain pala ng aso ang kanyang mga kaibigan. Ang mga taong nakatunghay din sa nasabing kwento ay noon daw ay may isang lalaki na nagmamay-ari sa kanilang lahat. Hindi matukoy ang tunay na dahilan kung iniwan ba sila ng lalaki o may nangyaring hindi maganda dito. Pero isa lang ang sigurado, hindi sila pinabayaan ng aso. Siya ang tumayong mga magulang ng mga ito. 3 taon din silang pinapakain ng aso. Kahit pa nung kinukup na siya ni Nelly, ay hindi pa rin niya kinalimutan ng kanyang mga kaibigan na itinuring niya noong isang pamilya. Ikaw, meron ka din bang alagang aso? Ano ang kwento niya? I-commento mo sa baba ng video na ito para malaman din namin. Once again, this is Arvin TV. Hindi lang ito basta ikinuwento. Ito din ay nagpapabago ng pananaw mo sa buhay. Thank you and see you on the next video.